guys! For today's vlog, gagawin ko ng review for 1 month na gamit ko itong aking air fryer. Ayan. So, almost over a month. I mean, dumating kasi to February, guys. February and March na ngayon. So, almost 1 month ko na siyang ginagamit. And, guys, so ngayon ay nagbibigay ako ng honest review sa kanya. So, actually guys, magkasabay silang dumating nito. Ayan. Yung aking air fryer tsaka ito, noong month ng February, ay dumating sila parehas. Magkasabay. So, okay. So, ang aking, ang unang tanong, magkano ang aking electric bill? Ayan. So magkasabay na di kuryente ang dumating. Kung tatanungin nyo sa akin kung magkano nadagdag ng aking air fryer sa aking electric bill. Ayan. So, dahil, guys, ang una kong bill noon, na wala pa akong, wala pa to, at saka yung aking air fryer. So, ang una kong bill ay 200. Ilalagay ko na lang dyan sa screenshot. Ang una kong bill ay 225 lang, yung aking previous. Ayun. So, nung month nung February yan, guys. Bago pumasok ng February, 225. Simula nung February hanggang March, kasi yung aking billing date, simula noong January 21. Ayan. So, simula noong January 21 hanggang February 21. Ayan. So, month ng February to dumating, hanggang 21 ko siya nagamit. So, simula noong February 1 hanggang 21. So, pumasok siya sa aking electric bill. So, ito yung aking electric bill ng February, ayan, 743, screenshot ko lang guys. So, 743.58, ayan. So, ang laki ng nadagdag. So, 242.25, 3, 4, 5, 6, 7. So, halos nag-range ng 600, ayan. Parang nasa, ang calculation ko ay nadagdagan ako ng 600 pesos sa aking bagong, sa aking bagong appliances na cooking pot at saka itong air fryer. So, yan. So, kayo na lang magtansya guys kung magkano ang idadagdag ni air fryer. Kasi guys, simula nang dumating to sa akin noong February, kasi wala talagang palya ng pagluluto. Halos everyday. Kasi guys, yun yung number one reason kaya ko binili si air fryer dahil gusto ko makaiwas sa mantika na puro prito. Ayan. So, ngayon, Si air fryer ang nagligtas sa akin. Mostly everyday, lagi ako nagbe-bake ng patatas, carrots, and mostly yung chicken ko ay binibake ko din. So, halos araw-araw ko siyang binibake for the whole month. Simula ng February 1 hanggang 21. Kasi yun yung sa aking billing date ko. So, hanggang February 21 yung aking billing date. So, kasabay niyan, habang nagluluto dito, ginagamit ko din yung aking cooking pot. Halos araw-araw din. Kasi nagbo-boil ako dyan. Ay, nagpapakulo ako ng gulay. Ayan. So, madalas ko din siya ginagamit. Kaya ganun na lang ang itinaas ng aking electric bill. So, yun. Kayo na lang magtansya kung magkano may dadagdag ni air fryer sa inyong electric bill. Kasi, syempre, magkakaiba naman tayo ng gamit. Pero ako kasi, nung maglipat ko dito, wala talaga akong gamit, which is kuryente lang. I mean, yung ilaw lang, tapos yung laptop ko lang. So, yun. Tapos charging. Sa charge ng phone. Tapos, ito lang, nung bago lang na dumating, nung February, itong cooking pot ko. Cooking pot, ito. Yan. At saka, itong air fryer ko. Ayan. So, halos madalas ko yan kasi lang ginagamit almost everyday. So, yan. So, kayo na lang magtansya kung magkano mailadagdag nila sa inyong electric bill. So, sa akin ay simula 225 hanggang umabot na 743. Ayan. So, ganun po. So, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo sa mga hindi pa nakakaalam kasi mahirap nga siyang mahirap siya guys mapag-aralan para sa akin na. Pero dahil sa everyday ko siyang ginagamit, parang nadidiscover ko na ganito pala siya, ganito pala. So yan, yeah. So ganito, mga konting sharing lang. Sa inyo guys, yung aking na-discover, medyo makalat yung aking paligid. Oops, alis kayo dyan. Yung aking na-discover sa kanya. Yan. Yan. So guys, automatic yan. Pagkasaksak niyo sa kanya, makikita niyo yan, magla-lights. Pero kapag hindi niya nakita, i-check niyo to, baka hindi siya masyadong nakasalpak. Kailangan naka-close talaga yan. Tapos,
lalabas tong ilaw na nagbi-blink-blink. Ayan, so ibig sabihin niyan, nakasarado dito. So ngayon, touch mo lang siya. Ayan. Ngayon, pag maglilipat-lipat ka pala, pwede mo siyang diinan. Ayan. Bawa, ito. O, diba? Function. Diba, kapag clear siya, hanapin mo muna si function. Diba? O, ayan. Ito, yung ano niya, yung Fahrenheit niya. O, naka-manual yan, automatic. Ngayon, kung gusto mo siyang bawasan, ito yung Fahrenheit niya, yung 120 degree. So, kung gusto mo maging 130, 140, hanggang 200 lang to guys, itaas mo to yung plus. Pwede mo siyang diinan. O, diba? Ganon. Hanggang 200 lang yan. Tapos ngayon, bawasan mo. Diinan mo lang tong minus tsaka plus. Yan. So, yan yung kanyang init, guys. 75. See, ngayon, ito yung timer niya. 1 hour and 48 seconds. 48 minutes. Ngayon, gusto mong bawasan yung time niya, guys. Dito ka pupunta. Ito, may nakalagay dyan na plus. Merong minus. Bawasan mo. Yan. Kung gusto mo, 30 minutes lang. Diinan mo lang siya, guys. Yan, o. Yan. 1 hour. Kung gusto mo, 30 minutes lang. Ilagay mo sa 30. Oops, isa pa. Oops. Yan. So, ibig sabihin, magluluto siya for 31 minutes. Tapos, 75 degree. Ganyan yung init niya. So, ganun lang. And, yun lang yung bad side sa kanya, guys. Kasi, wala siyang pause. Hindi mo siya basta-basta maihinto. Kung hindi, wala kang choice, i-open mo. Ganun lang. O, diba? I-open mo lang. Tapos, pagbalik niyan, guys, under pa rin yan. Magkukontinue lang siya. Yan. So, wala siyang pause. Well, hindi mo siya mapapahintuan. So, ganun lang ang ginagawa ko. Binubuksan ko lang siya para i-check kung baka sunog na. Ganon. Ngayon, wala siyang patayan, guys. So, kailangan pag nag-set ka ng timer, sakto talaga para automatic siyang mamatay. Kasi wala siyang patayan. Kung hindi, bubunutin mo lang siya dyan. So, yan. So, katulad yan, wala naman tayong niluluto. Ang gagawin ko sa kanya ay, kasi walang function dito guys eh, na para, ayun, bumalik na naman siya sa 180 ng pagluluto. So, bawasan natin. Wala naman tayong niluluto. So, ayun, ang gagawin ko lang dyan, bubunutin ko lang dito. Ayun. So, ganun lang. Pero hindi talaga siya yun. Yun ang i-share ko guys, pero hindi talaga yun dapat na bubunutin mo na umaandar siya. Kasi guys, masisira mo yung air fryer. So, yun, first time, actually two times ko siyang ginawang ganun. Pero kapag madalas mo siyang ginagawa na ganun, may tendency na masira ang iyong air fryer. So, sa pagluluto na lang para maiwasan yung ganun, kailangan iset mo ng sakto na lang para kung sa siyang namatay. Kasi mamamatay yan eh kapag halimbawa sinet mo ng 20 minutes ng cooking. So, automatic niyan, pag na-reach niya yung 20 minutes, mamamatay siya. Ganon. Tapos, bunutin mo na lang. Kasi hindi na yun eh sa pagluluto. So, yan. So, sana nakatulong to video na to. That's it for this vlog. Thank you for watching and please give me a like. Thumbs up for this video. Ayan, so kung nakatulong itong video na to sa inyo, please give me a thumbs up. And kung hindi ka makasubscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe and hit that notification bell para every time meron akong bago upload the video, I'm notified ka. So, bye-bye!